every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone. Hi guys, welcome back sa channel. And for today's video, isasama ko kayo sa aking experience sa pag-stay dito sa Yuretal Boracay. Tara, pupunta na tayo din sa breakfast area nila and mamaya iro-room tour ko din kayo. So huwag na natin ito patagalin. Let's go! So ayun guys, pagpasok natin, ito nga pala yung lobby ng Yuretal. So medyo malaki din siya and maganda din yung lobby nila. So hindi ko nga ine-expect na ganito yung itsura niya sa loob. Yun yung front desk nila and yun yung breakfast area. Pakita natin. Okay na po yun. So ayan, tingnan natin kung ano yung mga available breakfast nila dito. Guys, unang-una meron sila ditong juices. May infused water sila and pwede ka rin ditong mag-coffee dahil may brewed coffee sila. Fresh fruits, watermelon, and pineapple. And meron din ditong waffles and pancakes. And kung gusto nyo namang mag-cereal, meron din naman sila dito. Meron din silang bread station. So pwede kayong mag-toast dyan and palamanan nyo dito ng butter. And I think strawberry jam ata ito. And ito, ano kaya? Yan, tinola soup. Yan guys, so... So kung gusto nyong humigop ng mainit na sabaw sa umaga, pwede dito. So ayan, meron din sila ditong steam rice, garlic rice, ito Mickey Bihon, ito steam veggies. Tapos ito guys, masarap to sa umaga, danggit. Ayan. Meron din sila ditong bistek Tagalog. Aba, mukhang masarap. So ito yung kakainin natin mamaya. Tapos meron din sila ditong egg station. Hi ate, hi ka naman sa vlog ko. Hi vlog. Invite mo sila pumunta dito. Hello po. Ako ngayon sa Yuretal and I'm sure na maganda po yung experience. Thank you ate. Ano po ulit name mo? I'm Rosemary po. Hi. Thank you ate Rosemary. So ayan yung siya nagmamanage dito sa egg station. Ano to ate? Omelette, sir. Omelette. Onions and tomato po. Tapos ito naman yung sunny side up. So kung gusto nyo magpaluto din ng egg nyo, pa-customize, approach nyo lang si ate Rosemary. Thank you. Good morning. Thank you, so basically, ayun yung complimentary breakfast dito sa may Yuretal. So I must say na sobrang sulit na siya. Yan na guys yung mga kinuha natin. Bistek Tagalog, omelette, mixed vegetables, and fried rice. And kumuha din tayo ng tinola soup. And magwa-water lang tayo for morning. Tara, kain na tayo. Tikman natin itong bistek Tagalog nila. Sarap ah. Masarap din. Alam nyo guys, masasabi ko masarap and decent na yung breakfast nila kasi okay na din yung selection. So pwede kong mag-coffee, mag-pancake, mag-bread. Kung ayaw nyo naman, mag-rice kayo. So masasabi ko na sulit na yung nakuha nating booking sa Agoda for only 1,700 plus lang. And may free breakfast na siya. Sulit siya kasi hindi lahat ng mga hotels dito sa Boracay ay ganun kamura at nag-offer na ng free breakfast. For me, mare-recommend ko to. And also guys, kung gusto nyo ng mas peaceful breakfast, ang gawin nyo is mas maaga kayong pumunta dito sa buffet area nila para mas konti lang yung mga kasabay nyong tao. Yan guys, ito na yung tinoast nating pandesal and nag-request tayo kay ate ng scrambled egg na walang oil, pancake,
Tapos nilagyan natin maple syrup. So tara, kain ulit tayo. So ito na guys, yung pandesal and yung scrambled egg. Papalaman natin siya. Fairness dun sa pandesal nila, masarap. Parang may butter or ano. Last nung mamahalin, hindi ko marahin. Pasado din yung pancake nila sa akin. So hindi siya kasing lasa ng mga premise na natikman ko sa mga low budget na hotel. Masarap siya. So yun guys, kakatapos lang natin mag-breakfast. So ako nag-stay ngayon sa may Eurotel Boracay. So malapit lang siya dito sa Henan Garden, Henan Crystals, and yung Mandarin. So ito yung itsura ng labas niya. So yun guys, meron din sila dito mga Euro Summer Refresher. So pwede kayong mag-order, just dial 0 kapag naka-check-in kayo dito. Ayan, kapag medyo gusto nyo magpalamig, mag-chill, meron sila dyan. Buko pandan shake, halo-halo, fresh mango shake, tapos yan. Other choices pa is watermelon, strawberry, and chocolate for as low as 140 pesos. So yung room natin is nasa 4th floor. Medyo mabagal nga lang magsara yung elevator nila. Pero okay naman yun, ayos naman siya. Ganda ng location nito kasi nasa, I think, station 2 siya. And malapit din siya dun sa D-Mall, malapit pa dun sa mga magagandang spot or hotel. 1 to 2 minutes lang nandun ka na sa Front Beach. So sobrang maganda ng location niya. So paglabas natin lang elevator, yung room natin is dun banda sa medyo dulo. So okay siya kasi hindi mo naririnig yung mga ingay. And tahimik lang. And guys, nandito na tayo sa room natin. Studio 411. So yung room natin is yung deluxe room lang. Pagpasok natin, yung bubungad agad sa atin is itong cabinet. So maganda yan kasi may storage tayo ng mga gamit natin. And medyo makalat lang at marami na tayong gamit dyan. So by the way, meron din sila ditong sleepers na pwede nyong gamitin. So ayan, good thing yan para hindi nakakalat yung mga gamit nyo. So ayan, may mga space din kayo dito if ever may mga maleta pa kayo, malalaki kayong gamit na dala. So meron din dito sa likod nung ano, ito yung fire exit route lang. Ito yung mga other infos na pwede nyong malaman sa kanila, sa yun, like announcement nila, yung standard check-in check-out time, emergency, and food and beverage menu. So may menu naman dyan. Yan, isang keycard nga lang pala yung ibibigay sa inyo. So yan, lalagay na natin siya dito para siya yung maging source ng electricity natin. So basically guys, ito yung kwarto natin. Decent siya, maganda, okay din. Meron kayo dito mga extra sampayan ng mga gamit nyo. Meron din ditong small TV and may cable naman yun. Dito may vanity mirror, may blower, may small table din siya. Ayan, may Holy Bible. So if ever nag-work from home kayo and kailangan yung magtrabaho saglit, pwede kayo dito mag-work and meron naman dyan saksakan. And ayan. Ganda din ang upuha nila, oh. Very Filipino ratan. So dito, ayan, may window, may aircon naman. Ito yung bed natin. Maganda din naman siya. May outlet dito sa kabila, pati outlet dun sa kabila, and side table din. And may telephone. Dito nga pala lahat ng mga main switch, nung para sa ilaw, para sa aircon, lahat nandito na. So dyan nyo lang siya ina-navigate. And then meron ditong malaking salamin. So if ever kailangan yung mag-photo for ano, okay na okay din to. Then ito naman yung comfort room nila. Yan. Kasama pala mga amenities is yung, ayan, dental kit, tapos may comb, tapos meron din namang soap. Ganito yung itsura niya. Guys, amazing yung shower nila kasi meron din naman silang hot and cold. Tapos ito guys, so ayan, lumalabas din yung mga tubig dyan. So in the same time na naliligo yung ulo nyo, yung sa katawan nyo, may umaano ding tubig. So try ko nga, ayan. Ayan guys, so. Diba? Ang galing.
So first time ko lang maka-experience ng ganyan. Ganda naman. Nice siya. For only 1,750 pesos lang na nabook natin sa Agoda, masasabi ko na sobrang sulit na nitong Eurotel kasi maganda yung location niya, malapit dun sa beachfront and malapit dun sa mga gimikan or mga kainan. And also, pre-breakfast na rin siya. Hindi lahat ng hotel guys dito sa Boracay ay nag-o-offer ng pre-breakfast. Makikita nyo nga, pwede din kayo mag-walk-in na dati 470 something siya. Pero ngayon, 299 open for walking. And yung room is sobrang decent na and maganda. Ayun, nag-check out na tayo dito sa Eurotel. So, chine-check lang yung room natin and ayos na rin tayo. So, for our second room, nilipat tayo sa ibang hotel. May experience din natin yung ibang property dito sa Boracay. So, I hope na bigyan ko kayo ng preview ng kung ano yung itsura dito sa Eurotel. And sana, makonsider nito kapag pupunta kayo dito sa Boracay. So ayun guys, nakapag-checkout na tayo and clear naman na tayo and napakabilis lang yung process nila. So i-check lang yung kwarto, then out na. So I hope guys, nakatulong tong simple vlog ko kung mag-i-stay kayo dito sa Eurotel dahil napaka budget friendly niya na and decent na para sa kanyang presyo. Tingnan nyo, ang ganda ng lobby. See you guys on my next vlog. Bye!